Mga kanegosyo, magandang araw po sa inyo. So today, gagawa ako ng reaction video tungkol sa sarili ko rin pong video. Ito galing po sa aking YouTube channel, before na Mark Salazar, na ngayon ay pinangalanan kong Cats Love Pius. Okay, Pius is name po yan ng aking wife na si Peewee. Okay, kasi, and dati before mga kanegosyo, parang kanina lang is around 250 plus videos pa ito kung di ako nagkakamali. So nakapagbura na ako ng marami. Okay? Mga mahigit 100 na, 100 plus. So 73 na lang natira. So anyway mga kanegosyo, no? So nanghihinayang kasi ako kung buburahin ko lang to, wala na rin siya sa FB. Pero ang dami talaga mga magagandang solid na content dito mga kanegosyo, na nanghihinayang talaga akong burahin. Kaya naisip ko, gagawan ko muna siya ng content yung ibang video dito bago ko tuluyang limasin lahat ng ito. Ito, 2 years ago, makikita nyo, ito yung unang paglipat namin dito sa tindahan. Parang gusto ko i-content to, pero wag muna. Content natin mga kanegosyo, yung pinakaunang ginawa kong video dito. Paano mag-exit sa pagiging empleyado at maging negosyante. Tara, panoorin nga natin kung may ibubuga ba to si Mark Salazar. Ang Mark Salazar. Pagod ka na bang mag-trabaho? Eto. Wait. Ayan, ayan. Baho. Minsan mo na bang naitanong sa sarili mo? Pagod ka na bang mag-trabaho? Pagod ka. Minsan mo na bang naitanong sa sarili mo kung meron pa bang ibang paraan para kumita ng pera bukod sa pagiging empleyado? Palagi. Alam mo mga kanegosyo, no? Kung titignan ninyo, no? Napakapayat ko dyan ngayon. Taba ako na. So, yun. Pakinggan natin to si tropa. Tapos pa cool effect, no? Nakasombrero pa ng baligtad with bigote. By the way mga kanegosyo, kasagsagan ng ano to, ng pandemic, ginawa ko tong unang video na ito. Yan ang topic natin ngayon. Okay. Alam mo, ano, wala namang masama sa pagiging isang empleyado. Kasi yes, miski ako, maging ako, empleyado pa rin ako hanggang ngayon, kagaya mo. Ang challenge natin ngayon is kung paano tayo mag-e-exit sa pagiging empleyado papunta sa pagnenegosyo. Maganda yan. Sige, turo mo, tropa. Alam ko merong kang idea dyan sa isip mo eh, na gusto mong gawing negosyo. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapag-umpisa? Ano sa palagay mo yung pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka pa nakakapagsimula? Mga kanegosyo, no? So, eto sa mga sinabi nito ni Mark Salazar 3 years ago, ano sa palagay mo yung pumipigil sa'yo para to sa mga empleyado, no? Ano sa palagay mo yung pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka pa nakapagsalita? Kasi ako mga kanegosyo, nung time na empleyado pa po ako, isa sa mga pumipigil sa akin dyan is yung income, yung stable income sa pagiging employee. Diba? Totoo naman eh, diba? Ano yung kaharapin natin? Wala tayong siguradong income kapag sumabak tayo sa pagnenegosyo. Diba? So para sa akin, ayun yung pinakamalaking fear, greatest fear ng mga empleyado na katulad ko 3 years ago, kung bakit hirap na hirap akong mag-resign sa trabaho. Yun yung greatest fear ko, diba? So ano yung, wala akong income pagka lumabas ako sa pagiging employee, diba? Sa palagay ko, marami sa atin, ganun din ang rason kung bakit nga natitigilan. Gusto mo mag-franchise ng isang sikat na food cart, gusto mo magkaroon ng sarili mong bigasan, gusto mo magtayo ng sarili mong restaurant. Parang ako, ang pangarap ko negosyo, gusto ko magkaroon ng sariling gym. Gym, kasi nga, fitness coach ako before. Gusto kong magkaroon ako ng sariling resto bar. Resto bar, mga kanegosyo, kasi alam niya naman ako'y lasinggero. Ito nga, abang nagko-content ako, umiinom ako ng emperador. Lasinggero ako mga kanegosyo, pero hindi ako masyado mahilig makipag-inuman sa ibang tao. Soloista, introvert. So yan yung mga pangarap kong negosyo. Pero ang problema nga lang, wala akong ganung kalaking kapital para simulan yung mga malalaking negosyo na tumatakbo sa isip ko. Okay. So yan ang kadalasang problema rin, ano. Gusto mo magnegosyo pero wala kang puhunan. Paano magnegosyo? Yan ang greatest fear. Pero nung ako po is nakapag-jump from employee to business owner, hindi pala ganun kahalaga yung, hindi pala ganun kaimportante sa buhay pagnenegosyo kung meron kang hawak na napakalaking puhunan. Kasi mga kanegosyo, sa totoong buhay pala ng pagiging isang negosyante,
3 years na rin pala akong negosyante, no? Sa totoong buhay pala ng pagiging negosyante, mga kanegosyo, hindi mo kinakailangan bumuhos ng sobra-sobrang pera para makapag-umpisa ka ng isang negosyo, ng sarili mong negosyo. Okay? Ang kinakailangan mo lang is kaalaman, diba? Strategy, planuhin mo kung ano yung negosyo mo. Napaka-importante rin ang leveraging, law of leveraging, mga kanegosyo. Okay? At syempre, yung desire mo, yung motivation mo, yung eagerness mo to be successful sa mapipili mong industriya ng negosyo yung gagalawan mo. Okay? Yan din ba yung problema mo? Wala namang masama sa mga pangarap natin eh. Pero huwag mo munang problemahin yan sa ngayon. Ang kailangan mong gawin ngayon ay mag-isip ka ng paraan kung paano ka makakapag-umpisa sa kung anong meron ka. Yun, ang galing ni tropa. Tatawa ako, no? Actually, natotoo lang mga kanegosyo. Na, nakokornihan ako eh. Kasi syempre ako yan. Pero hindi ko in-expect na ganyan na rin pala ako talaga magsalita way back. 3 years ago. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin is kung ang mag-focus dapat tayo sa kung paano tayo makakapag-umpisa ng sarili nating negosyo. Hawak lang o gamit-gamit lang kung ano ang meron tayo. Doon tayo mag-focus sa kung ano ang meron tayo. At huwag tayo mag-focus kung ano yung wala. Diba? Focus lang tayo kung ano yung mga bagay o pera na hawak-hawak natin sa kasalukuyan. Okay? At huwag kang mag-focus sa kung anong wala ka. Dahil kapag ka dyan ka nag-focus, tatanda ka ng walang nagagawa. Yabang ka puta. Pero kung papaganahin mo yung isip mo at magpo-focus ka sa okay, kung anong available sa'yo, pupusta ako. Hmm. May magagawa ka. May maumpisahan ka. Sugarol, kagaya ng ginagawa ko. Tama. Meron akong konting pera. Loko-loko, wala kang pera. Marunong ako gumawa ng dishwashing liquid. Doon ako nagsimula. Tama, marunong ka. Although hindi ito okay, yung pinaka gusto kong negosyo, pero kung sakaling mapagtagumpayan ko to, pwede akong dalin nito para dun sa pinaka-target ko. Okay. Alam niyo mga kanegosyo, no? So, gusto ko lang malaman ng karamihan ng mga tao na kung meron po tayong ultimate goal, hindi naman po masama na mag-umpisa tayo na medyo may kalayuan doon sa kung ano yung pinapangarap natin. Kasi kung ano yung ultimate goal natin, lahat po yan, lahat ng masasalubong natin sa journey paakyat doon sa ating ultimate goal, talagang magagamit natin as a stepping stone paakyat doon sa pinakapangarap natin, mga kanegosyo. Diba? Sabi nga ni Rendon, focus. Okay. Pero totoo yun, mga kanegosyo, no? So, katulad yan, ako nagsimula ako, empleyado. Tapos, nakaisip ng negosyo, sumubok ng dishwashing liquid making. Diba? So, dyan ako nag-start. Sino mag-aakala ngayon, eto, nandito na ako sa sarili kong tindahan. Diba? Sino mag-aakala nun, mga kanegosyo? Kasi minsan, masyado tayong nakafocus sa mga bagay na masyadong malaki. Diba? Kung po pwede naman tayong magsimula sa mga bagay na ganito lang kaliit. Diba? Nakuha niyo yung sinasabi ko. So, bago tayo tumingala sa mga bagay na pinapangarap natin, tignan rin muna natin yung mga bagay, na mga maliliit na bagay na nakapalikod sa atin, mga kanegosyo. Diba? Kasi, yun po ang namimiss ng karamihang tao kung bakit hanggang ngayon hindi sila makagawa at makagawa-gawa ng hagdan paakyat doon. Unti, para unti-unting makaakyat doon sa kanilang ultimate goal. Kumbaga eh, diba? Eto yung stepping stone ko. Parang ito yung baby steps ko. Sabi nga ni Milo eh, baby steps. Great things starts from small beginnings. No, 'di ba? Totoo 'yun, 'di ba? Kaya ako sa'yo, mag-iinom ka na ng Milo eh. Kaysa puro emperor sininom mo kung ka ng Milo. Ang pinupunto ko lang, nagtatry akong mag-joke dyan, mga kanegosyo, para, ewan ko, kuwet. Po dito eh. First vlog ko kasi ito eh. Huwag po muna tayo dun sa mga bagay na hindi pa natin kaya. Kumbaga eh, magsimula po muna tayo dito sa maliit. Parang ito po yung pinaka-training natin, yun na lang po yung isipin natin. Training pa lang po natin to. Kasi, ang pagne-negosyo po, may kanya-kanya pong level yan. Hindi. Mm-hmm. So, kapag ka na-accomplish natin, mga kanegosyo, yung mga small things sa paligid natin, yung mga small wins natin
diba? Sa pinaka step 1, then bigger things will come to you asking to be done. Hindi ka po pwedeng tumalon kagad sa isang malaking negosyo nang hindi ka pa ready, nang hindi ka pa experience talaga, at saka kulang pa yung knowledge mo. Wala pong pinagkaiba sa pag-aaral. Kailangan muna nating mag-elementary bago mag-high school hanggang sa college. So, kumbaga eh, dito po muna tayo sa basic. Eh, ang payo ko sa'yo, magmuni-muni ka. Mag-isip ka. Ano yun, ha? Kausapin ano mo yung asawa mo. Pag-isipan nyo, pag-usapan nyo kung anong meron kayo, kung anong available sa inyo. And then, kapag naisip nyo na, from there, doon kayo mag-start. Umpisahan nyo kagad. Huwag nyo nang patagalin pa. Kahit maliit lang yung kita dyan, okay lang yan. Ang importante, ginamit mo yung isip mo, nagsimula ka, may nagawa ka, unti-unti, hindi mo namamalayan. Yung maliit mong inumpisahan, unti-unti, dumidikit na pala dun sa malaking target mo. Okay? San? Okay. Very good. Okay, so yun mga kanegosyo, no? Natutuwa ako, okay? 3 years ago, ganito na pala ako mag-isip. So, ayan. So, kung may masasabi ako sa sarili ko, sa batang ako, 3 years younger than me today, is, okay. So, kahit wala kang pera, kahit hampas lupa ka, di ba? Natutuwa ako sa'yo dahil nag-invest ka ng time para magbasa ng mga libro na makakatulong sa'yo para umunlad yung knowledge mo patungkol sa pagnenegosyo, patungkol sa totoong buhay. So, nagpapasalamat ako sa younger me na talagang hindi ka sumuko sa mga pangarap mo. Talagang kahit na ang daming mga pagsubok na dumaan sa'yo, eh talagang pinanindigan mo kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kahit na isacrifice mo yung mga magagandang bagay na naghihintay sa'yo sa pagiging empleyado, sa karir mo, mas pinili mong tahakin yung mahirap na landas ng pagnenegosyo dahil meron kang gustong patunayan hindi sa ibang tao dyan sa sarili mo. Dahil meron kang gustong mangyari. So, yun lang. So, yun mga kanegosyo, no? Hindi ko. Ayoko na. So, gusto ko nang tapusin to ng ganun lang. Parang medyo ako. So, anyway, magre-review pa ulit tayo ng iba kong mga video before mga kanegosyo. Sa ngayon, tapusin na muna natin to at ayoko na masyadong pahabain at 13 minutes na. Sige mga kanegosyo, maraming salamat po sa inyo.